ating alamin at suriin kung sino nga ba ang pinakamalalakas na bansa na nagsusuplay ng armas sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Walang problema kung tayo ay nag-aangkat ng mga armas at kagamitan upang pataasin ang proteksyon ng ating bansa. Sapagkat normal naman itong ginagawa sa lahat ng parte ng ating mundo. Ngunit lagi lang sana nating isipin ang kapakanan ng bawat mamamayan sa nasasakupan ng ating bansa. Naway matuldukan na ang mga alitan at awayan ng iba't ibang bansa sa iba't ibang panig ng ating mundo. Upang hindi na maipit pa ang mga walang kamuwang-muwang na sibilyan. Ito sana ay gamitin sa seguridad ng bansa, huwag sa digmaan at gera. Katahimikan at kapayapaan, huwag sana digmaan. Number 5, Russia. Ito ang panglima sa pinakamalakas na bansa na nagsusuplay ng armas sa Pilipinas. Lalong lumalim at lumago ang ugnayan ng Pilipinas at ng Russia nang makalipas ng 5 taon. Ito ay naihayag sa kanilang dating ambasador sa eksklusibong panayam ng Eagle Broadcasting Corporation or EBC. Sinabi dito ang pasasalamat niya sa ilalim ng pangunguno ni Pangulong Rodrigo Duterte at Russian President Vladimir Putin. At mas naging malapit pa ang dalawang bansa. Naging bukas din aniya ang maraming isipan at higit pang naintindihan ngayon ng mga Pinoy na hindi kalaban ang Russia kundi kaibigan at katuwang ng Pilipinas. Dapat lang aniya na maging consistent at persistent ang dalawang bansa upang maisulong pa ang mga posibleng kooperasyon sa ekonomiya, trade, investment, transportation, enerhiya, kalusugan, seguridad, depensa at iba pa, lalo na't pareho ang interes, gayon din ang mga kalaban at hamon na hinaharap ng Pilipinas at ng Russia. Number 4, South Korea. South Korea ang pang-apat sa pinakamalakas na bansa na nagsusuplay ng armas sa Pilipinas. Muling pinagtibay ng Pilipinas at South Korea ang bilateral relations nito. Ito ay matapos ang 8th Philippine-South Korean Policy Consultation na dinaos sa Seoul noong Pebrero 17. Ang Philippine delegation ay pinangunahan ni Foreign Affairs Secretary for Bilateral Relations and ASEAN Affairs, Maria Teresa Lazaro, habang ang panig ng South Korea ay pinamunuan ng First Vice Minister of Foreign Affairs, Cho Hung-dong. Tinalakay ng dalawang bansa sa Philippine-South Korean Policy Consultation ang mga paraan upang palakasin pa ang kanilang bilateral cooperation. Nagkaroon ng malalim na talakayan ang magkabilang panig sa larangan ng defense and security, maritime engagement, trade, investment, energy, nuclear power, infrastructure, science and technology, information and communications technology cooperation, climate change, at people-to-people exchange na nakatuon sa turismo at consular cooperation. Number 3, Japan. Ito ang pangatlo sa pinakamalakas na bansa na nagsusuplay ng armas sa Pilipinas. Ang ugnayan ng Pilipinas at Hapon ay tumagal mula ika-17 siglo hanggang sa kasalukuyang panahon. Muling pinagtibay ng mga lider ng Japan at Pilipinas ang relasyon ng dalawang bansa. Ito ay matapos makiisa ng Pilipinas kasama si Japanese Ambassador.
Binigyang diin ni Ambassador na noon pa man ay matibay na ang ugnayan ng Pilipinas at Japan. Pagdating sa people relations, labor ties at cultural exchange, kumbinsido ang ambassador na magpapatuloy ang Philippine-Japanese friendship sa ilalim ng bago nilang imperyo. Maging sa mga makabagong armas ng Japan ay pinahihintulutan ang Pilipinas na bumili ng mga ito, sapagkat noon pa man ang relasyon ng dalawang bansang ito ay maganda na. Isa na nga din siguro sa dahilan nito ay isa ang Japan sa sumakop sa Pilipinas. Number 2, United States. United States of America ang pangalawa sa pinakamalakas na bansa na nagsusuplay ng armas sa Pilipinas. Lalo pang lalakas ang relasyon ng Pilipinas at Amerika matapos ang pulong nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Joe Biden sa New York. Ito ay naihayag ni House Speaker Martin Romualdez na kasama sa delegasyon ni Pangulong Marcos na kanyang working visit sa Amerika. Ayon kay Romualdez, higit pang tatatag ang bilateral friendship ng dalawang bansa, lalo na sa aspeto ng economic, defense, cultural and investment cooperation dahil matagal nang kaalyado ng Pilipinas ang Amerika. Kung kaya't pati ang mga malalakas na armas nito ay binibigyan ang mga Pilipino ng pribilehiyo na bumili sa kanila. Sila din minsan ay nagdo-donate sa ating bansa ng mga kagamitang pandigma. Hindi lang dyan, nagpapadala din sila ng mga sundalo upang tulungan ang lakas militar ng Pilipinas. At ang namumuna sa ating listahan na pinakamalakas na bansa na nagsusuplay ng armas sa Pilipinas, number 1, Israel. Ito ang pinakamalakas na bansa na nagsusuplay ng armas sa Pilipinas. Nagkaroon ng magandang ugnayan ang Israel at Pilipinas simula nung kinupkop ng Pilipinas ang mga Israelita na noon ay nakararanas ng matinding paghihirap at digmaan sa kanilang bansa. Ang ginawang ito ng Pilipinas ay hanggang sa ngayon ay binibigyan ng halaga ng Israel. Sa katunayan, may nagawang lugar sa kanilang bansa na nagpapakita ng magandang pagkakaibigan ng mga Pilipino at mga Israelita. Nagbigay din ang Israelita ng pribilehiyo sa mga Pilipino na nais maglakbay sa kanilang bansa na hindi na kinakailangan pang kumuha ng visa. Isa itong patunay ng utang na loob. Magandang ugnayan at pagkakaibigan ng dalawang bansa. Isa din ang Pilipinas sa binibigyan ng kakayahan ng Israel na bumili ng mga kagamitan nilang pagdigma. Lingid sa ating kaalaman, ang taglay na lakas ng bansang ito at mga makabago nitong kagamitang pandigma. At yan ang ating listahan ng pinakamalalakas na bansa na nagsusuplay ng armas sa Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.